Nakot na lahat. Anyways, sige, para naman hindi sayang yung oras natin. Nung ano, nung ako ay nag-aaral, parang ito yung takeaway ko dun sa ano, no, dun sa ating profession. Ang importante palagi, yung tatandaan natin na prinsipyo, dalawa lagi, scholarship and ethics. No? So, ano yung scholarship? Pag sinabi natin scholarship, yung kapantasan, okay. Saan mo kaya lalagay ito para makita ko kayo? Sa ilalim dapat. Yeah. Yung kapantasan natin, ano, ibig sabihin yung husay natin, yung kabihasnan natin o yung pagkabiyasan natin gumawa ng maayos, ng mahusay ang isang trabaho, ang isang bagay. At sa ibig sabihin sa atin yan, yung husay natin sa pagsusulat kung i-apply mo sa pagsusulat ng kasaysayan. So, meron siyang kinalaman sa husay, sa pananaliksi, kung gaano tayo naging, naging kasinsin, gaano ka-rigorous. No, yung ating paraan ng pangangalap ng datos, ng pag-interpret ng mga data at sa pagsusulat. No, so pag sinabing husay, nag-i-entail yan ng masinop na paraan ng pananaliksik, no, makapal na datos o thick evidence. Yan yung mga bukang bibig sa amin, ang mga professor namin, ano. Kailangan ng thick evidence, hindi ka pwedeng mag-claim ng isang bagay kung napakanipis ng ebidensya mo. As much as possible, may corroborating evidence o naka-countercheck mo yung authenticity ng iyong datos. May angkop at critical na pagpapakahulugan. No, ibig sabihin, hindi mo lang pe-present yung data mo, pero titingnan mo ano yung ibinibigay sa'yo ng datos. No, ano yung sinasabi ng datos at lalapatan mo yon ng pagsusuri analysis, no, at yun yung interpretation mo sa mga ano, sa mga datos, no, yung kung paano mo nakikita ang ano, ang kahulugan na ibinibigay sa iyo ng datos at tinatanong mo bakit at paano nangyari yung mga pangyayari. No, nangangahulugan din to na critical ka sa paggamit ng batis. Batis ang ginagamit sa history, pero ang pinapatungkol natin dito o ang gusto nating sabihin dito ay sources. Importante at part ng paraan ng method ng pagsusulat ng kasaysayan ang pag-analyze ng mga batis o ng mga sources na ginagamit mo, ng mga evidence na pinepresent mo, kung ang mga ito ba ay mapapanaligan o tunay, malapit sa katotohanan, no? At katanggap-tanggap. So, credible siya, reliable, authentic. So, yan yung kailangan mong tiyakin na may husay ka. No, pero on the other hand, kailangan mo rin tiyakin na may etika ka o may integridad, no, ikaw bilang isang manunulat. No, ibig sabihin yung sa pag-analyze mo, halimbawa sa paggamit mo ng mga ebidensya, huwag kang gagamit, titingnan mong maigi ito, huwag kang gumamit ng mga fake, fraudulent, fabricated na evidence. Kasi wala kang integrity kapag ka, yun yung mga ganong klaseng datos yung ginagamit mo. No, etika din, halimbawa, kung halimbawa, nakikipanayam ka, kailangan ding iniisip mo palagi yung ginhawa at siguridad ng kalahok mo. No, yung kalahok mo, yan yung ano eh, yan yung magiging kausap mo palagi. At yung kwento niya ang kailangan mo bilang ano, 'di ba, sa pagbubuo ng kwento. So kailangan merong karing marangal ang intention mo, at part ng pagiging marangal, pagiging tapat sa kanya, pagsasabi palagi kung ano yung intention mo, no, at pagmamalasakit din sa kanya, tinitiyak mo hindi rin siya nalalagay sa panganib o hindi mo siya napapahiya o hindi mo siya nailalagay sa isang
compromise na situation. Okay. So, at lagi kang naninindigan para sa katotohanan. Kailangan may paninindigan. O yan, so yan yung dalawang lagi nating tatandaan. Paano natin mahusay na gagawin yung ating mga trabaho bilang kunwari manunulat ng kasaysayan, at the same time, paano mo gagawin ang may dangal ang iyong gawain? Hindi pwedeng basta lang ma-produce mo yan pero hindi ka naging matapat sa iyong sources, hindi ka naging marangal sa iyong paraan ng ng pagkuha ng ebidensya, o nandaya ka, nagdagdag bawas ka, di ba? Yan yung mga kabaliktaran ng dangal sa pagsusulat ng kasaysayan. Okay. So, yung natutunan ko din na lahat ng nagsusulat ng kasaysayan ay may bit-bit na pananaw. No, so importante itong dalawang salita na to, pananaw at konteksto. So tanungin ko muna kayo, ano ang pananaw? Dito tayo sa first bullet. Try ko nga lang i-ano to. Ay, ganun pa din. Okay. Sige, sino gustong sumagot? Ano ang pananaw? Hello po. Okay. Mariela Sakalalo po from BSP 1E. Mm-hmm. Sa pagkakaalam ko po, ang pananaw po is yung paniniwala po ng tao po. Paniniwala, oo. Paraan niya ng pagsusuri, di ba? Paraan niya ng pagtanaw sa mga bagay-bagay. Yung ibang katawagan dyan ay perspektibo. Di ba? Paano ang tingin mo sa isang pangyayari? No? At pare-pareho ba tayo ng pananaw? Naniniwala ba kayo dun sa sinabi kong lahat ng historiador o nagsusulat ng kasaysayan ay may bit-bit-bit-bit na pananaw? Kasi ang kasunod na tanong dyan, pwede bang walang bias ang nagsusulat ng kasaysayan? O dapat objective siya? Kabit-kabit yan. So ano ang objectivity? Diba? Ibig sabihin ng objectivity, wala kang bias, di ba? Wala kang kinikilingan. Kinukwento mo yung pangyayari ayon sa kung paano nangyari ang mga bagay-bagay. So, isa-isahin natin. Ano yung, wala bang bias ang nagsusulat ng kasaysayan? Wala siyang kiling? O imposibleng wala siyang kiling? Para sa akin po. Sino yung nagsalita? Sige lang. Okay lang, magsalita lang kayo. Sige po. Sige, para sa akin po. Sige, go. Sige, ako po muna po. Maglayuan po from BSD 1A po. Para po sa akin, ang lahat po ng... Lahat po ng tao may pagkabias po. Sadyang... Dapat lang po palagi pong isaalang-alang or lagi pong nasa isip natin na huwag tayong maging bias lalo na po sa pagsusulat po. So lahat ng tao ay may pagka-bias. Sabihin, may kilig lahat tayo. Sino yung sumunod na isa pa? Ako po. Kirby Sanje po from BSB 1A din po. For me po. Yun nga po, dapat po wala talagang bias. Pero po, naniniwala po kasi ako na nasa nature na po ng tao yung pagkakaroon niya ng side. Though, even po na yung ethics niya, kailangan po, ang sinusulat niya, dapat based on actual facts. Minsan po, nadadala pa rin po nila yung kung ano yung beliefs nila or ano yung nasa utak nila na pinapanigan nila. At yun po yung sinusundan nilang sinusundan nila, kinahanapan nila ng facts. Ibig sabihin po, kahit po dapat at kailangan wala pong bias, minsan nahahalo po nila. Din po. Yeah. Salamat. So, kahit mga anthropology professor sinasabi, lahat ng tao sa ibabaw ng mundo, walang tao sa ibabaw ng mundo na walang bias. Lahat tayo may bias, di ba? Kasi iba-iba tayo ng upbringing. Iba-iba yung pagpapalaki sa atin, iba-iba yung
edukasyon na natamo natin, iba-iba ang katayuan natin sa buhay, iba-iba yung uring pinanggagalingan natin, iba-iba yung barkada nyo, iba, yung mga barkada nyo may nababahiran kayo ng pananaw ng mga kaibigan nyo, nababahiran ng pananaw nyo ng media, ng simbahan, ng paaralan, at ng inyong mga magulang. So, meron kayo talagang nabubuong sariling perspektiba. No? Kaya lang, ang makaka-neutralize noon, yung rigor ng method. Hindi mo pwedeng i-impose, ipilit yung bias mo kung hindi naman yon ang sinasabi ng mga ebidensyang nakuha mo. No? So, kumbaga, ang paniyak mo na magiging malapit pa rin sa katotohanan yung produkto mo, yung sulatin, ay yung rigor o yung higpit at sinsin ng method na ginamit mo sa pagbubuo ng iyong kwento. Ibig sabihin, nakuha mo yung mga facts na kailangan mo, sabi nga ni Kirby, na subject mo sa critical analysis, yung mga facts na yan, no? At dapat dyan ka tutungtong ngayon kapag ikaw ay nagbuo ng mga conclusion. So kung initially iba ang tingin mo, pag pumasok na ngayon yung mga ebidensya mo at na-analyze mo na yan, siguradong-sigurado ka na na ito na yung pinakamalapit sa totoo, pwedeng sa bandang huli mabago, di ba? Courtesy ng method na isinagawa mo. At yon ang metodong pangkasaysayan. So, na-gets nyo ba yung gusto kong puntuhin dito? Walang taong walang pananaw. Lahat tayo may pananaw. Lahat tayo may perspektiba. Pero ang magtitiyak na malapit sa katotohanan yung ikukwento mo ay yung kung gaano kasinsin yung ginawa mong interrogasyon sa mga ebidensya o sa mga facts na nakalap mo. No? So, yung ibig sabihin sa bandang huli, no, may perspective ka pa rin, pero yung perspective mo ay subjected na dun sa critical analysis na ginawa mo at maaari mo pang ang mabago yun sa bandang huli. Either ma-affirm yung una mong hinala, mapahigpit pa, mapatotohanan pang lalo, or mabura yan, or mabago completely based dun sa husay ng mga evidences na present mo. Okay, so punta tayo dito sa ano naman yung konteksto. Importante din sa pagsusulat ng kasaysayan ang konteksto. At bakit mahalaga ang konteksto? So, sino naman ang gustong magsabi ng pagkaalam niya sa context? Context. Ramir. Good evening po, ma'am. Para sa base po to sa mga studies din po na nabasa ko po noong nakaraan, ang konteksto po ay mahalaga dahil dito po mababase ang nature ng isang study. Kung wala pong konteksto, wala pong daloy or matinong flow ang isang pag-aaral. Kasi po para sa isang pag-aaral, kailangan po nito maging isang comprehensive. Para kumbaga, yung pagbibigay po ng datos or punto ng isang pag-aaral ay matiwasay po. Kasi po mahirap po mag-analisa ng existing na pag-aaral kung wala po itong konteksto. Kumbaga. Okay. Maraming salamat po. Salamat, Ramir. Ma'am, pwede pong magdagdag. Dagdag, sige. Bigtas po from BSB1A po. Sa tingin ko po, yung konteksto, siya po yung pinaka-topic po ng isang sulat po. Kung wala po kasing konteksto, magugulo po yung yung information po dun sa nakasulat po. Kaya importante po talaga yung konteksto sa isang sulat po. Oo. So para kang ito yung banig. No, parang banig ng pangyayari. Yung mga datos mo, ano, meron kang unan, may kumot, meron kang
kulambo, pero yung context mo, yan yung kabuuan, di ba? Yung banig ng mga pangyayari, yan yung mga, dyan mo itatanong yung mga bakit at paano nangyari yung mga pangyayari. Bakit at paano, yung mga underlying structure, yung mga hindi mo basta-basta makikita kung ang titingnan mo lang yung mga hiwa-hiwalay na datos. Kailangan tingnan mo yung kaugnayan nung isa't isa. Diba? Yung kabuang picture. At normally, tinatanong natin dyan, ano ba yung context niya? Diba? Ganun tayo magtanong. Ano context niya? Ang ibig natin sabihin, bakit nangyari yan? Paano nangyari yan? O, i-establish mo ngayon yung larger picture, yung banig ang tawag doon eh, yung banig ng pangyayari, bakit nangyari ang mga pangyayari, the whys and the wherefore of history ng mga kaganapan. So, mahalaga ang context, no? Kasi kailangan mong maintindihan hindi lang yung surface reality, hindi lang yung ibabaw. Kailangan mong maintindihan yung ilalim at kailangan mong ang masagot yung bakit at paano nangyayari ang mga bagay-bagay. Okay. Another term, interpretation o pagpapakahulugan. Ito mga basic kasi ito, no, sa pagsusulat ng kasaysayan. Anong ibig sabihin ng interpretation? So, kunwari, may mga datos ka na. Yung mga datos mo, yung facts o yung mga evidence mo, kasaysayan na ba yon? May kwento ka na ba kung meron kang mga evidences? So magkakakabit itong tatlong tanong. No? Ano ang kronolohiya? John Ray. Good evening po, ma'am. Doon po sa tanong na ano ang interpretasyon, di pa po sinabi niyo po na meron na pong mga datos. Dito na po papasok yung pag-aanalisa ng mga ebidensyang ito. At pag-i-interpret or yung ano po ba yung ibig sabihin? Pagpapakahulugan na po ng mga datos na to. Tapos, papasok na rin po dito ano ang chronology. Di pa po na-interpret o nabigyan na po natin ang kahulugan ng mga ebidensya. Pagsusunod-sunod rin naman po natin ito sa maayos na way para naman po mabuo po natin yung konteksto. Kasi po sinabi po natin yung konteksto na pinag-uugnay-ugnay po natin yung mga ebidensya dito, so dapat po magkakasunod po sila para mas madali pong maunawaan ang nilalaman ng ating pananaliksik. Maraming salamat po. Okay, galing nyo ha. Sige, may gusto pa bang magdagdag? May pangatlong tanong pa, kailan nabubuo ang kasaysayan? Diba, tama yung sabi niya, yung kronolohiya, yun yung pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Diba? Pag chronological order, according to dates, kasi sa kasaysayan may period eh, diba? may mga panahon, may petsa. So pag sinabing kronolohiya, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. O kunwari meron ka ng kronolohiya ng yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, na ilista mo na. Kasaysayan na ba 'yon? John Ray, nakataas ba 'yung kamay mo? O kanina pa yan? Sorry po ma'am, hindi po na ibaba. Ah. So kung ang chronology, kung may chronology ka na, may history ka na ba? Ito ang usually ang sakit natin, di ba? Pag gumagawa tayo halimbawa ng term paper. Naglilista kayo ng ito mga nangyari, pagkasunod-sunod ng pangyayari. History na ba yun? Kasaysayan na ba yun? Pagka may ganon. Ano sa palagay nyo? Iugnay nyo dito sa una, sa interpretasyon. Meron bang gusto mag-volunteer? So yung kronolohiya ay pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Pero pag may chronology of events kayo, hindi pa complete ang hindi pa yon history. Para maging history yon, kailangan yung lapatan ng interpretasyon. Kailangan yung sagutin yung mga bakit at paano nagkaganyan. No? At ano naging resulta matapos yung ganyang pagkakasunod-sunod ng pangyayari.
bubuo kayo ngayon ng inyong pagsusuri at mga conclusion o yung pagpapakahulugan nyo doon sa mga kaganapan. Doon pa lamang magkakaroon ng kasaysayan kapag ka nilapatan nyo ng interpretation, yung chronology of events. Gets nyo? So, huwag kayong magpapasa ng term paper, halimbawa, ng kasaysayan na chronology lang ang nakalagay. Kulang yon. Kailangan yung lapatan ng interpretation. O, ganyan nga. Ganyan nga ang pagkasunod-sunod ng kaganapan. And so, ano ngayon? So, lalagyan nyo na analysis. Lalagyan nyo ng meaning. No, ano ngayon yung sense o yung diwa na ibinibigay sa inyo nung ganyang chronology? Gets nyo? Okay. So, pupunta tayo dito sa susunod na kalikasan ng kasaysayan. Ano? Palagay ko may mga discussion na kayo before. Ano ang kasaysayan? Kasi kanina sa introduction, narinig ko kay Sir Bobby na itong saysay, no? Yung salitang saysay. No? Yung pinakasimpleng definition ng kasaysayan na natutunan ko mula sa mga professor sa UP ay salaysay o yung naratibo, yung kwento, na may saysay, meaning, o may kahulugan sa pinagsasaysayan dun sa grupong kung kanino mo pinapatungkol yung kwento na yan, yung pagkukwentuhan mo. No, salaysay na may saysay sa pinagsasaysayan. Narinig nyo na to? Yung ano na yan? Yung phrase na yan? Okay, narinig na. So, pag so narrative siya, may kwento siya, no, may saysay, ibig sabihin na interpret mo. No, meron kang chronology, tas may interpretation, at yung interpretation mo ay relevant dun sa grupong pagsasaysayan mo. No, kaya importante sa pagsusulat ng kasaysayan ay tinatanong mo rin sa simula, para kanino ba itong kasaysayan na ito? No, ito ba ay para sa mga kapwa ko Ilocano, kapwa ko Bicolano, sa mga Tagalog, para sa mga Pilipino ba to? Para to sa mga Amerikano, para to sa mga Espanyol, o ganyan. No, kasi may kailangan kung ano yung mahalaga para sa kanila. No, ano yung nangyari sa kanila, yung mga karanasan nila ang isusulat. No, at yung hindi mahalaga sa kanila o hindi relevant sa kanila, hindi mo na masyadong iaano yun, hindi mo na isasama. Alam mo ang priority mo sa pagsusulat, yung mga importante, yung mga relevant dun sa intended audience ng kwento mo. So pag sinasabi natin kasaysayan din ay napapatungkol tayo. Tumatahol ni Alikas. Excuse me, ah. Meron ako rito. Pag hindi ko ito kinandong sandali, ay tatahol siya ng tatahol. So, ganituhin ko lang siya sandali. Si Ocho. So, pagkakasaysayan, di ba, alam nyo lahat, ang pinag-uusapan, lahat ng past, lahat ng nakalipas. Tama? No? Pero yung nakalipas mo, o yung mga pangyayari sa nakaraan, ay may kaugnayan sa kasalukuyan natin at sa hinaharap. Anong ibig sabihin nun? Bakit may kaugnayan sa kasalukuyan at sa hinaharap? Pinag-uusapan natin yung nakalipas, pero pinag-uusapan din natin yung kasalukuyan at posibleng pinag-uusapan din natin ang hinaharap. May ugnayan siya. Merwin muna, tapos John Ray. Magandang gabi po, ma'am. Kaya po pinag-uusapan pa rin po natin ang kasaysayan sa kasalukuyan at sa hinaharap ay magkakaugnay po ito dahil po nagiging relevant and significant lang po yung meron tayo o yung tinatamasa nating kalayaan o kung ano man sa ngayon dahil ito po ay inuugat natin sa mga nangyari po sa nakaraan.
kung hindi po natin papahalagahan yung kasaysayan sa nakaraan, ay mawawalan rin po ng halaga or saysay yung meron tayo ngayon sa kasalukuyan. Salamat po. Okay, salamat. Merwin yung magsalita, ano? Then si John Ray. Magandang gabi po ulit, ma'am. Tulad nga po na sabi ng aking profesor, si Sir Bobby po, we must learn from the experience of other people. Maiko-connect po natin to, masasabi po natin may kaugnayan ang pangyari sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Dahil po yung mga nangyari po nung sa nakalipas, yung mga ginagawa po ng mga tao noon, kung, ay maaari po nating may improve sa kasalukuyan at maging better na po yung pamumuhay ng mga tao sa hinaharap. Yan po. Thank you. Okay, salamat. Micaela? No, good evening po ulit, ma'am. Yan nga po, kagaya po ng sinabi nila ni Merwin tsaka ni John Ray. From the past, matututo po tayo at may improve po natin yung mga nangyari po dati. Yan lang po. Okay, maraming salamat. So, alam nyo na pala eh. So, okay, sa kasaysayan kasi, di ba, laging we have to deal with the past. Ano nangyari sa nakaraan? Kasi pag sinabi natin kasaysayan, tapos na eh. Kasaysayan na yan. Okay, may period yan eh. Kaya may date, di ba? Pero, yung, kaya na, tama yung mga sinabi nyo. May kaugnayan kasi sa ano rin, sa kasalukuyan nating katayuan. Halimbawa, di ba, yung bakit tayo ganito ngayon? Ano bang nangyari sa nakaraan? Kung paano tayo nakarating sa kasalukuyan, ay ipapaliwanag yan ng pangyayari sa nakaraan kasi ganito. And then dahil natututo tayo mula sa kasaysayan, pwede natin ngayong i-project yung hinaharap na halimbawa, kung hindi tayo matututo sa kasaysayan, malamang ganito na naman ang mangyayari sa atin. Malamang paulit-ulit na magkakaroon ng kalamidad, soil erosion, ng malalaking baha, di ba? So, ano siya? May ugnayan palagi yung nangyayari ngayon at yung maaaring mangyari kinabukasan dahil sa pinagdaanan natin sa nakaraan. At panghuling punto dito sa slide na to, yung kasaysayan ay pagsasanib ng kronolohiya na banggit ko na dun sa unang slide, no? At pagkapakahulugan o pagbibigay ng saysay. Wala ka pang kasaysayan kapag ka-chronology pa lang yung nandyan sa iyo. Kailangan bigyan mo ng meaning, i-interpret mo, i-analyze mo, and based dyan, mag-conclude ka, bumuo ka ng, itungtong mo dyan yung mga conclusion mo kung ano man yung nakita mo sa pagkasunod-sunod na mga pangyayari at kung ano mang ibinigay sa iyong ebidensya ng iyong pananaliksi. Okay na ba yun? Sige. Maraming uri ng kasaysayan. A little of everything lang. No, meron tayong, sige, ano yung alam nyo dito? Kasaysayang buhay o life history, personal history sa English. Life history, personal history, or yung tinatawag nating talambuhay. Anong alam nyo dito? Ang sanay tayo dito sa ano eh, di ba? Pambansang kasaysayan. Kasi pag pinag-aaralan sa eskwela, usually yung ano yung nangyari sa bansa natin. No, pero yung kasaysayang buhay, anong nakikita sa kasaysayang buhay? Kasaysayan ba to ng maraming tao? Ngayon nyo lang ba narinig yung kasaysayang buhay? Life history? Halimbawa, pag nakikipagkwentuhan tayo, Ani Lu? Magandang gabi po, ma'am. Para sa akin yung kasaysayang buhay o talambuhay, alam naman na po natin na-encounter na po natin yung since elementary. Pero sa pagpapakahulugan ko po nito, ito ay patungkol sa paghahayag ng naganap sa buhay ng isang tao. Usually, ang mga natatampok dito ay mga taong may
may malaking ambag sa bansa o sa isang lugar. Pero maaari ding masabi sa kasaysayang buhay ang isang sulatin kung patungkol ito sa isang particular na tao. Yun lamang po. At pwede rin, pwede rin ito sa mga maralita. Sandali lang, ha. Sorry, wala kasing kasama ngayon ito. Oo. So, pag tama yung sinabi niya kanina, no? Yung kwento ng isang tao, bawa kwento ko, life history ko, personal history ko, ipukwento ko sa inyo, kasaysayang buhay ko yon, no? Kapag, pero pwede rin, hindi lang ito tungkol sa mga tampok na tao na kagawian natin na pagsusulat nito, ayan, yung sa mga individual na bayani, di ba, kasaysayang buhay yan. Mga geniuses, yung mga sikat, mayayaman, prominenteng pamilya. Pero kung gagawa tayo ng social history, for example, ang binibigyan natin ng halaga ay yung kasaysayang buhay ng mga ordinaryong tao. No, kasi sila palagi yung wala sa kasaysayan. Sila yung sandali lang raisa dahil so habang nag-aantay tayo type naman po tayo ng hashtag bukas at webinar series sa mga nanonood sa ating Facebook and YouTube live. So, sana nag-e-enjoy tayo ngayon, no? Tama ba ako, Aika? Nag-e-enjoy yung mga viewers natin, ano? Oo, grabe, no? Punong-puno talaga ng kaalaman. Di pa tayo tapos, guys. Manatili po tayo nakasubaybay dito sa ating webinar. Talagang pakinggan natin mga idea ang mga hinahanda. Ayan, sorry dahil tao, so may dumating, kailangan ko buksan yung gate. So yung nabanggit ko kanina, pag yung panawagan na kasi natin ngayon, mag-do away na tayo dun sa paggawa ng mga individual na kasaysayang buhay ang nakatampok lang, yung mayayaman, yung mga sikat, yung mga prominenteng pamilya. Ang yung mga tinatawag nating walang mukha sa kasaysayan, yung mga nameless and voiceless, walang tinig sa kasaysayan, na sila yung pinakamarami at sila yung talagang gumagawa ng nagtutulak ng pagbabago at gumagawa ng kasaysayan, sila yung hindi na-account o wala sa kasaysayan. So, kung maganda, yung kasaysayang buhay nitong mga ordinaryong tao ang ating paksain. No? Dahil maraming silang kwento, maraming silang iaambag. At yan ang magiging palaman mo ngayon ng mga panlipunang kasaysayan o pambansang kasaysayan na nangangailangan talaga ng substantiation o ng pagpapalaman. So itong kasaysayang bayan, yung pangalawa o kasaysayang panlipunan, social history, normally ay nagpapatungkol to dun sa buhay-buhay ng mga tao, everyday life, no? Yung pang-araw-araw na buhay, yung mga aspeto ng buhay na hindi natin masyadong nabibigyan ng importansya o ng focus kasi yung paraan ng pagsusulat natin dati ng kasaysayan ay very political, no? Kung ano yung anong ginawa ng isang gobyerno o ano yung ginawa ng ng mga rehimen na isang rehimen pagkatapos yung susunod na rehimen o isang administrasyon tapos yung susunod na administrasyon, hindi na natin so very political, mga labanan, mga political parties, mga political policies, medyo na sa sentro yung pagsusulat ng kasaysayan sa ganon. Itong kasaysayan, itong social history o yung kasaysayang bayan naman o panlipunan ng kasaysayan ang nagbubukas sa atin na paksain naman yung mga
paksa na na dati-rati hindi pinapaksa sa kasaysayan. Halimbawa itong sakit, pandemic, kasaysayan ng sakit, kasaysayan ng pandemic sa Pilipinas, kasaysayan ng kababaihan, kasaysayan ng LGBTQ, kasaysayan ng mga siste at biro, kasaysayan ng kalamidad, kasaysayan ng ano pa ba, etno-astronomiya. Ang daming pwedeng pag-usapan sa ating lipunan, hindi lang yung mga political na kaganapan. Okay? Kasaysayang institusyonal, isang halimbawa rin to ng uri ng kasaysayan, kapag halimbawa gusto niyong gumawa ng kasaysayan ng Bulacan State University, yung institusyon mismo, kasaysayan ng isang ospital, kasaysayan ng isang simbahan, kasaysayan ng isang opisina. So hindi ito individual na kasaysayan ng tao, kundi yung mula yung kasaysayan to ng isang normally mula sa pagkabuo ng isang institusyon o yung konteksto, syempre mag-start pa sa konteksto, paano siya nabuo? Bakit siya nabuo? Paano siya nabuo? Tapos paano yung proseso ng pagkabuo na dinaanan niya? Okay. Yung susunod, yung nouvelle histoire, ito rin yung social history, no? Nasa French lang. Ito, meron, pero gusto kong bigyan ng diin dito, yung bagong kasaysayan sa wikang Filipino. No, ito yung pagsusulat ng kasaysayan sa wikang Filipino na ang pinapaksa ay yung mga hindi karaniwang, hindi mga dating pinapaksa tulad ng laban sa politika. Okay. At nakasulat sa wikang Filipino. Pasensya na. Kailangan ko na naman siyang kandungin. Ipakita ka nga sa kanila sandali. Ayan. So, ito, yung social history, pareho lang nung ano, no? New history to in English. Nouvelle histoire. Pero ang katangian niya nga ay social history. No? Panlipunang kasaysayan na yung pang-araw-araw na buhay at mga socio-cultural. No? Yung ibang aspect naman ng buhay natin na hindi nyo nakikita sa pambansang kasaysayan, yun naman yung papaksain nyo. O, so, yung paano ba yung mga hindi natin laging pinapaksa? Ano ba sa palagay nyo ngayon ang mga dapat magandang isulat other than dun sa political na ano na kasaysayan? Kasaysayan ng pagbaha sa Pilipinas, kasaysayan ng kalamidad, no? Kasaysayan ng isang bayan. Okay, local na 'yon, local na kasaysayan. No, kasaysayang pampuok. Tapos method naman yung kasaysayang pasalita. No, halimbawa kasaysayan ng Tondo, kasaysayan ng Bulacan. O kasaysayan ng isang baryo, kasaysayan ng isang probinsya, okay, local history yon. At diyan madalas na ginagamit yung method na kasaysayan pasalita, oral history, kasi ano kaya, kailangan mong lumubog dun sa community, makipag-usap, makipanayam, lalo na dun sa mga matatanda. No, halimbawa, dun pa lang sa tutuklasin mo, bakit ganito pangalan ng mga street sa lugar namin, makakatulong dyan ang pakikipanayam sa mga matatanda. Tapos, tutuklasin mo yung mga landmark ng lugar ninyo, diba? So, pang lokal na kasaysayan. Yan, maraming masasabi dyan yung mga matatanda. Tutuklasin mo halimbawa yung ano, mga mga sunog sa lugar niyo. Ang daming pwedeng
mapaksa dito sa lokal na kasaysayan. At ito, dito tayo mas familiar sa pambansang kasaysayan, yung narrative ng pagkabuo ng bayang Pilipino, di ba? Mula dun sa, normally, mula dun sa pagkabuo ng pagkakaroon natin ng kultura, 750, mga 500 plus BC, 500,000 BC hanggang kasalukuyan, di ba? Hanggang kung paano tayo nakarating ngayon bilang bansa. At kung pag ang gagawin mo naman ay kasaysayan ng ibang bansa, kunwari ikaw gusto mong gumawa ng kasaysayan tungkol sa Thailand o tungkol sa Hong Kong, diba perspective mo bilang Pilipino yon, pero isusulat mo yung kasaysayan ng Malaysia o ng Indonesia. Kasaysayan ka ba? Nangwahan naman ang tawag mo. Kumbaga, kasaysayan ng ibang banwa. Kasaysayan ng ibang lipunan. Okay. Gets niyo ba yun? Sige. Anong oras na ba? Baka tayo hindi makatapos. Bilisan natin ng konti. So, yung kasaysayan natin, may sarili ring kasaysayan. Ano? Halimbawa, nung pre-colonial history, medyo familiar naman kayo dito, di ba? Yung pagsasalaysay ng mga sinaunang Pilipino noon ay nakalagay sa kanilang awit, epiko, alamat, tarsila at darangan para sa Muslim Mindanao. No? At so, yung mga biyag ni Lamang, yan, ano pa, Ibalon, Bathala, Laon ng Bisaya, mga ano sila, no, ng mga awit at epiko na nagsasalaysay ng pang-araw-araw nilang buhay, pakikibaka ng kanilang mga bayani, halagahin ng kanilang pangkat, no, at yung kanilang mga paniniwala at mga gawi, nandyan yan. So, ganun yung kasaysayan natin. At ito ay oral, diba? Saling bibig. Hindi siya nakasulat. Pagtapos nung dumating ang mga Kastila, ay yung i-develop nila yung historia. Isang klase ng pagsasalaysay na parang Spain in the Philippines, diba? Ano yung mga nagawa nila sa ano yung mga nagawa nila dito sa Pilipinas? Kaya nga parang Spain in the Philippines. No, sila ang bida diyan, ang nagsusulat niyan yung kanilang yung mga praile at eskribano noon. At kaya meron tayong tinatawag na mga chronicas, yung mga sinulat ng mga praile. At meron itong ayon ito sa perspective nila. Kanina narinig ko na rin sinabi niyo kanina to kung pananaw ng dayuhan, di ba? So, ayon sa perspective nila, di syempre, mabuti para sa kanila, maganda imahe nila. No? At sila yung bida dyan. At ito nga yung tinatawag na bipartite view of history. No? Hinahati nila yung panahon ng kasaysayan sa dalawang period bago sila dumating at pagdating nila. No, at bago sila dumating, parang nasa karimlan tayo, barbaric, at pagdating nila ay nagkaroon tayo ng kaliwanagan na naging sibilisado tayo. At umayos yung ating buhay. So salamat sa kanila. Ayan. So ganyan yung katangian ng historia, no? O yung kasaysayan na sinasaysay ng mga praile sa kanilang wika. Sa perspective nila, sila ang bida dyan. And syempre, colonial at racist, no? Yung mababa ang pagtingin na ibinibigay sa mga Pilipino. Okay, ngayon, sa pagsagot, sa pakikipagsagutan ng mga ilustrado dyan, yung mga nakapag-aral na Pilipino tulad ni Narizal, no, mga propagandista, makakapagpundar sila ngayon ng isang klaseng pagsusulat ng kasaysayan na ipinapagtanggol tayo. Diba? Kaya may ano siya, nagtatanggol sa ating lahi,
tinutunggali yung mga colonial at racist na pananaw ng mga Kastilang nagsusulat ng kasaysayan. At sa process ng pakikipagsagutan na yan, makakadevelop sila ng tinatawag na paraan ng pagsusulat ng kasaysayan na may tripartite view of history. No? Sabihin nun, tatlong hati ng panahon. Narinig niyo na ba yun? Sabihin kanina, dalawang hati, di ba? Bago sila dumating, tsaka pagdating nila. Sila bida dyan. Sa tripartite view of history, bago sila dumating, tapos may kaliwanagan, may pagdadamayan, maganda ang sitwasyon. Kasi Pilipino na yung nagsusulat nito, di ba? Sina Rizal, sina Marcelo del Pilar, sila Lopez Sina. No, i-describe, ilalarawan nila yung pre-colonial history natin na glorious past. Sisipag ang mga ninuno natin, may metallurgy, may pagtatanim ng palay, may horticulture, may pupapanday, ganyan. May iba't ibang tradition. Sumama lang ang sitwasyon. So ito yung second, pangalawang hati. Nung dumating yung mga Kastila na wala yung pinagsamantalahan nila tayo, inapi, niyurakan ng karangalan, yung dati mong bida sa bipartite view of history, magiging kontrabida sa tripartite view of history. Gaganda muli ang sitwasyon kung madedeport itong mga priors na to. Itong mga prior ito mapapaalis, magiging probinsya tayo ng Espanya, magkakaroon ng representation sa Cortes ng Espanya. Sila ang magiging maaring maging kinatawan sa korte, sila ang maaring maging mga pinunong political dito, magkakaroon ng reforma, magkakaroon ng pagkapantay-pantay sa mata ng batas. Di ba ganyan yan? Medyo madalian na to kasi kulang tayo sa panahon. But kung gusto nyo may mabasa dito, maaari nyo namang basahin yung sinulat ni Dr. Salazar na Tripartite View of History at saka yung sinulat ni Dr. Jaime Veneracion na ang kasaysayan sa kasalukuyang panahon. But sa tripartite view of history, yung dati mong bida nagiging kontrabida, 'di ba? Nahahati yung panahon sa tatlo, sa pangatlong panahon ay gaganda ang situation. O tripartite view of history din ang mai-imbibe nila Bonifacio. Kaya lang magkakaiba sila sa pangatlong panahon, 'di ba? Instead of reform, ang gagawin ni na Bonifacio ay himagsikan, no, na ang layunin ay ibagsak ang poder ng kolonyalistang Espanyol. At sa pagkakaroon natin ng kalayaan ay magkakaroon tayo ng pagsasarili o kasarilan at manunumbalik ang kaginhawahan sa bayan. And so generally ganun ano yung tripartite. Okay. Kaya lang di pagkatapos ng himagsikan, 'di ba, kung marerecall niyo 'yung nangyari sa kasaysayan natin, may pangalawang pampolitikang kapangyarihan na manghihimasok sa ating bayan at didigmain din tayo. At so hindi pa natin masyadong nananamnam 'yung kalayaan na naipagtagumpay noon sa revolution na sinimula nila ni Bonifacio at tinapos ni Aguinaldo. No, napaka short-lived nung kalayaan na yan, hindi pa? Kakalunsad mo pa lang nung malayang republika ng Pilipinas noong January 23. Pagdating ng February 4 ay pumuputok naman yung digmaan sa pagitan natin at ng mga Amerikano. And alam natin lahat na mangyayari na madudurog ang Revolusyong Pilipino, di ba? At masasakop tayo eventually, magko-consolidate ng kapangyarihan ang mga Amerikano dito sa ating bayan, and papasok tayo sa yugto ng ang aagang yugto ng American colonialism. At ang pagsasalaysay ngayon
ng kasaysayan ay hindi na sa Espanyol tulad na ginagawa ng mga Praile o hindi rin sa Espanyol tulad na ginagawa ni na Rizal, hindi rin sa Pilipino tulad ng ginawa ni La Bonifacio, kundi nasa Ingles. No, mai-Ingles ngayon yung pagsusulat ng kasaysayan. No, at ang historia mo ay magiging history. Ang magsusulat niyan ngayon ay yung mga official na Amerikano, mga scholar na Amerikano, yung mga Thomasites na mapupunta dito, yung mga American teachers, no, at yung mga Filipino scholars na eventually papalit sa kanila. Okay. So, mai-Ingles yung kasaysayan mo. At depende kung magkakaiba ng perspective meron. Siyempre, pag Amerikano, perspektibo nila, no, pabor sa kanila. Pagka mga Pilipino, depende. No, meron mga, ang perspective ay nationalist, meron din namang co-opted na mga Filipino scholars na ang perspective ay naglilingkod sa mga Amerikano. Okay. Post-war, magkakaroon ng iba't ibang agos ngayon ng pagsusulat ng kasaysayan hanggang ng mga dekada 60, 70, largely, nagsusulat ng kasaysayan sa English pa rin. Pero may iba-ibang agos na ito, no? May mga, ang tingin ko dito, iba't ibang agos to ng pagsusulat sa kasaysayan. Merong tulad nila Agoncillo na ano, no, na yung sinasabi nga ni na tinatawag yan na Pilipinong pananaw, 'di ba? Yan yung pino-promote niya na Pilipinong pananaw ng pagsusulat ng kasaysayan, no, sa point of view ng mga Pilipino, hindi sa point of view ng mga dayuhan. Meron din namang Marxist na pananaw ng pagsasakasaysayan na ang ginagamit na handle sa pagsusulat ng history ay yung tunggalian sa uri. No, yung kaya meron ka rin tradisyon ng tinatawag na people's history, 'di ba? Yung kumbaga pagsasakasaysayan to na point of view o interest ng nakararaming masang Pilipino yung pinapalutang mo. Tapos meron ka din pantayang pananaw na nagpapataguyo din ng makabayang pananaw sa pagsasakasaysayan. Siguro ang number one na katangian ng pantayang pananaw ay yung pagsasalaysay sa Pilipino. Pagsusulat sa kasaysayan sa sarili nating wika. No, pagsusulat, pagtuturo, pananaliksik sa wikang Pilipino. Binubuo mo yung salaysay mo, pinipili mo kung ano yung mga makabuluhan para sa mga Pilipino, at ang salaysay na to ay ginagawa mo rin para sa mga Pilipino. Gumagamit ng iba-ibang batis, hindi lang ng document, pero tinatanggap niya pati yung mga batis archaeological, batis linguistika, lahat ng positive reinforcement na makakatulong sa pagbubuo mo ng kasaysayan. Yan. So, punta tayo dito sa method. May tanong ba kayo dun sa unang bahagi bago ako pumunta dito sa paano tayo ngayon magsusulat? Wala na? Tuloy ko na? Sige. Wala po ba tayong mga katanungan? Mukhang wala po, Prof. Wala po, Prof. Okay. So, ibig sabihin, malinaw na yon. Oo. Kailangan malinaw sa inyo bandang huli. Ano yung takeaway nyo dito sa ano na to, ha? Sa lecture na to o sa sharing na ito. So, paano tayo ngayon magsusulat? Ano, ito yung tinatawag natin historical method. Paano ba bumubuo ng kasaysayan? Una, kailangan mong pumili ng paksa. No, meron kang napiling paksa, tapos kailangan mo itakda kung ano yung problematisahin mo sa nakaraan. Ano yung gusto mong sagutin na problema? So, tulad nga yung nakwento ko kanina, parang naitanong ko lang kung bakit iba yung meaning ng timawa ngayon at si timawa noon. Yun ay isang historical problem na pala. No? At sabi ng teacher ko, magandang problemang pangkasaysayan yan, bakit hindi mo gawin?
No, so yung teacher nyo na medyo exposed sa ano na to, sa pagsusulat ng kasaysayan, meron siyang knock, meron siyang madali niyang masabi kung, uy, ano yan? Magandang i-pursue mo yan. Wala pang masyadong nagsusulat dyan. O, sasabi niya, oo nga, ano, ba't di mo yan gawin? No? Meron siyang ganong, kumbaga, kapado niya. No, kapado niya yung, ano yung magandang historical problem. At siguro dahil sa exposure niya sa mga na isusulat na napaksa, ano, kaya nasasabi niya kaagad na maganda yan o wala pa akong masyadong nakitang nagsulat ng tungkol dyan. So, ganun din tayo sa simula. Ano yung larangan na gusto nating pasukin? Kunwari, gusto mong isulat ang kasaysayan ng pagpasok ng Facebook sa Pilipinas at saka kung paano, ano nang kinauwian ng ng ano ng Facebook dito mula sa pagpasok niya. So kailan to, mga 10 taon lang, mga 10 taon na ba o hindi lang ang pagsisimula ng Facebook? Kasi parang ako 2010 ako nagsimulang pumasok sa Facebook at 2021 na, 'di ba? Mahigit isang dekada na. O gusto mong halimbawa, gusto mong naisip mo, may nakita kang kasi itong pandemic time, di ba? May mga balita tungkol dun sa paglakas ng prostitusyon, pati mga police, kini, di ba? Bago ka makatawid, kasi lockdown, bago ka makalabas, bago ka makatawid ng ibang lugar, kailangang dumaan ka sa kamay ng mga police. So, may kotong na yung police na pagsamantalahan ka pa ng police, pero para lang makapunta ka dun sa ano mo, dun sa iyong bibigyan ng iyong service. So, isip mo, ba't ganyan ang ano ngayon? Parang nakakagulat, di ba? Yung inabot ng napagsasamantala ng prostituted women. Tapos may isip mo ngayon, paano ba nagsimula ang prostitution sa ating bayan? So, ang dami mo ngayong yun ay isang problem na yun. Babalikan mo ngayon, ano ba iba-ibang ano? May isip mo ngayon yung Japayuki, may isip mo yung sex tour, may isip mo yung mga nightclubs, may isip mo yung mga escort service, may isip mo yung mga ano na nga yung mga maliliit na may sinasabitan ng ticket. Ano yung tawag natin sa mga gano'n na ticket, may mga ticket. Di ba dyan sa Bulacan, meron paraw niyan eh. Kalimutan ko yung tawag dun sa mga ganong establishment. No? Tapos, tinan mo ngayon, paano sa iba't ibang sektor yan? Maisip mo, paano sa urban poor, paano sa estudyante, paano sa mga middle class. No? Ang dami, paano sa showbiz. So, makakabuo ka ngayon ng kasaysayan ng prostitusyon sa Pilipinas. Nagsisimula lang lagi sa isang idea na patanong ka lang sa isip mo. Paano ba yung ganito na ngayon? Paano kaya noon? Yan. So ano yung ipo-formulate mo ngayon yung problem mo? Ano yung suliranin gusto mong sagutin? Kailangan meron ka laging isang general problem na babalik-balikan mo kasi isang mong gustong sagutin. Tapos ano yung gap o yung siwang na gusto mong punuan? Kasi kailangan, pag naisip mo, hindi mo agad gagawin. Magbasa ka muna kasi baka naisulat na yan. Kaya meron kang review of related literature. Pagka nakapagbasa ka na ng marami tungkol yung sa paksang parang nakaka-interest sa'yo, makikita mo ngayon kung ano yung naisulat, ano yung hindi pa. Doon ka mag-concentrate sa hindi pa naisulat. Yan yung gap. Yan yung siwang na tutugunan mo. Yan ang magiging contribution mo ngayon sa body of knowledge na nandiyan na. Hindi ka lang magdo-duplicate. No, mag-aambag ka ng bagong karunungan. No, at pag na-formulate mo na yung problem mo, i-translate mo siya sa statement. No, kunwari, yung problem mo kasi ending yan sa question mark. Ta-translate mo lang siya sa statement para mag-end sa period, di ba? Ito yung problem mo, therefore, ganito yung
statement ko, layunin ng pananaliksik na ito na ikwento ang kasaysayan ng prostitusyon sa Bulacan, for example, ganun. O kaya pagpatanong naman yan, yung problem, paano nag-evolve o paano umunlad ang prostitusyon sa Bulacan? For example, para limited lang, na mas madali nyo mapangawakan yung paksa kapag kayang, pagka nasa small scale lang yan. So dahil ang problema mo, paano nag-evolve o umunlad ang prostitusyon sa Bulacan, ang layunin mo ngayon ay isalaysay kung paano umunlad ang prostitusyon sa Bulacan. For example, ganon. O ito, nabanggit ko na pala yung related lit. Bakit? Kaya sa paggawa pa lang ng problema, actually research na agad yan. So ang pagsusulat talaga sa kasaysayan ay pananaliksik. Kasi bago mo ma-form yung final research problem mo, nagbasa ka na eh. Kailangan mo nang magbasa kasi kailangan mong malaman kung ano'y nandiyan na at ano'y wala pa. Diba? At napakahalaga niyan, yung stage na ginagawa nyo na binabalikan nyo lahat ng naisulat tungkol sa paksang gusto nyo yung pasukin. Iyan yung review of related lit. Okay, so nakapag-review ka na ng mga kaugnay na babasahin. Nakita mo na ngayon kung ano yung wala pa o yung kulang pa. Na-decide mo na kung na yan yung papaksain mo, na-formulate mo na yung problem mo at saka yung layunin mo, gagawa ka ngayon ng initial outline. No, yung iaano mo yan eh, kumbaga babalangkasin mo sa isip mo, ano yung, para masagot ang tanong na to, ano yung mga, so may general question ka, may particular question ka din. Para masagot yung general question mo, ano yung mga kailangan mong maliliit na itanong? Para finally masagot mo yung malaking tanong. Yung mga maliliit na tanong mo na yan, dapat may counterpart na maliliit na layunin din in statement form. And dapat may counterpart din yan ng chapter. So itong tanong na to, masasagot ng chapter 1. Itong tanong, pangalawang tanong, masasagot ng chapter 2. Yung pangatlong tanong, masasagot ng chapter 3. Aligned sila. Nalina ba yan? Yan. So, isang pinagpapasyahan din, yung period. Basta historical research, hindi pwedeng walang period. Kasi kailangan mo nga, it has to deal with the past, di ba? Bahagi ng metodolohiya ang paghahati sa panahon o periodization. Okay, so, paano, ano yung mga petsyang gagamitin mo sa pagsasalaysay? Kailan ang simula, kailan ang katapusan? Dinidefine, dinideterminate mo yan palagi. Mula sa, meron kang initial na pag-determine na mag-start ako dito, tapos dito ako mag-e-end. Pero may paliwanag kung bakit mo pinipili yung petsa na yon. Ano ang makabuluhang pangyayari sa petsa na yan? Bakit dyan ka magsisimula? Anong nangyari dyan? At yung pangyayari na yan, relevant din relevant sa atin, no? Halimbawa, relevant sa mga taga Bulacan o relevant sa Pilipinas, sa mga Pilipino, hindi relevant sa ibang lahi, no? Kumbaga yung pipili ka din ng mga turning points o mga hugpungan o ikutang pangyari. Ano nangyari sa petsa na yan? Bakit yan ang pinipili mo? Kasi ang paksa mo, prostitusyon, di ba? So dapat yung pagpili mo ng pagsisimula, may kinalaman din dun sa pagsisimula ng prostitusyon. For example, prostitusyon yun, ano? Tapos bakit mo ini-end sa petsa na yan? Hindi pwedeng arbitrary yung pagpili ng period. Kailangan mapapaliwanag mo bakit mo pinili yung period na yan, ano ang relevance niyan dun sa paksa mo? Ano ang nangyari dyan na related sa paksa mo? Bakit yan yung pinili mong simula at katapusan? Pwedeng dyan nagsimula ang makita ang isang prostitution house or
isang practice na kinoconsider niyong prostitution. Tapos, natapos sa ganitong pecha, kunwari 2008, kasi nakita niyong may inisyong policy tungkol dyan sa prostitution. So, laging may relevance siya dun sa paksang binubuno ninyo. Tapos, sa loob, yung turning points, kasi, di ba, simula at katapusan, sometimes ang haba ng coverage. So, titilag-tilarin mo ngayon sa bawat period. May makikita ka pa dyan na mga turning points o yung mga hugpungan o ikutang pangyayari, no? Para mas mapakita mo yung development. At makikita mo yan habang nananaliksik ka. O ano yung mga nangyayari sa loob ng dalawang petsa na yan na mag-i-indicate ng development o progress o mga kakaibang pangyayari na magbubunsod ng panibagong senaryo. Yan. Ito yung ibig sabihin din sa criteria sa pagpili ng ikutang pangyayari. Ano? Ano ang criteria sa pagpili ng mga ikutang pangyayari? May kinalaman dapat dun sa paksang binubuno mo. Hindi ka basta pumipili ng, gusto ko yung susunod na period ko, ganito. Hindi ganon. Yun yung ibig sabihin na arbitrary, makaisang panig. Kailangan may kabuluhan siya dun sa paksa. May kaugnayan siya dun sa paksa. Yung particular na pangyayari na yon ay may relasyon dun sa development or progress nung iyong binubunong kasaysayan. Parang isang ikutang pangyayari siya na nagbubunsod ng bagong senaryo, na nagbigay sa'yo ng bagong senaryo para dun sa susunod na panahon. So, ibig sabihin, halimbawa, kung ano yan, kung kunwari kasaysayan niya ng prostitusyon, may mga pinipili kang, kunwari, mula sa panahon na nag-proliferate ang mga nightclubs na punta tayo sa panahon na nag-proliferate ang escort service, mga ganyan. O nauso yung sex tours. Yung bang mga ganong phenomenon, ano yan, pwede nyong maging ikutang pangyayari, magbibigay sa inyo yan ng period sa loob. Okay, so meron ka ng initial na outline, tapos meron kang initial na paghahati ng panahon. Yung susunod naman ay yan, pangangalap ng batis. Maghahanap ka na ngayon ng sources mo. No, anong klaseng source o evidence ang kailangan? Anong klaseng sources ang kailangan mo para masagot yung iyong tanong? Gagamit ka ba ng... Usually, ang sinasabi mo sa sarili mo, gagamit ba ako ng dokumento? Ibig sabihin, ito yung traditional sources of history. Pag sinabing traditional source of history, document yon, papel, archival, library work. Kailangan mo ba ng artifact? Ibig sabihin, archaeological evidence yon. Gagamit ka ba ng oral evidence? Mag-i-interview ka ba? Kukuha ka ba ng mga kwentong buhay? Gagamit ka ba ng panitikan o ng linguistics? So, dinidetermine mo yan sa simula. Anong klaseng batis ang kailangan mo para mabuo mo, masagot mo yung tanong mo. Importante itong dalawa. Ano yung primary at secondary source? Narinig niyo na ba yan? Primaryang batis tsaka sekundaryong batis. So ano yung kaibahan ng dalawa? John Ray. Magandang gabi po ulit. Batay po sa aming huling aralin, yung primaryang batis po. Ito po yung mga sources po na nakabatay po dun sa panahon, eksaktong panahon, kung saan ang taong may gawa nito or may limbag. Pwede po kasi itong artifact or mga babasahin ay direktang may connection po dun sa paksang pinag-uusapan po. Samantalang ang sekundaryang batis po, ito po ay naka-angkla na lang po sa mga primaryang batis na nauna na pong nailimbag. Yan po. Thank you.
Okay, salamat. So, yung primary, no, yung pinakamalapit sa pangyayari. So, kakontemporaryo niya o may direktang connection. No, at wala pang interpretation. Yung kaibahan niya dun sa secondary sources. Halimbawa, mga librong pangkasaysayan na ginagamit natin, mga secondary source, usually gumamit din niya ng mga primary source. No? Halimbawa, kung isang article ay tungkol sa pre-colonial history, malamang gumamit siya ng mga early dictionary, archaeological evidence, para mabuo niya yung libro niya. Pero in-analyze niya yun, nilagyan niya ng interpretation. Yun yung mga secondary sources, usually interpreted na yung mga sources na yan. Malapatan na ng analysis and conclusion, pagpapakahulugan, binigyan na ng meaning nung writer, nung historian, yung mga primary sources na ginamit niya, kaya nga siya nakaproduce na ng aklat. Pero pagka sa primary, usually ito yung direktang dokumento. Halimbawa, gusto mong establish yung birthday ni Mabini, anong primary source yung gagamitin mo dyan? Diba? Yung partida bautismo niya. O kaya yung salaysay ng nanay niya, kasi yun yung pinakamalapit eh. Diba? Yan yung magbibigay sa'yo talaga ng actual birthday ni Mabini. May mga nakasulat at di nakasulat na batis. No? So ito yung nakasulat, ito yung document. Tapos di nakasulat, ito yung oral, yung nakuha mo mula sa panayam mo, yung sa interview mo, mga kwentong buhay. Tapos all positive mga artifacts, for example, o iba pang bagay na magse-serve as positive reinforcement dun sa iyong sinusulat, no? Tapos kailangan mo silang i-triangulate. Ibig sabihin, i-compare mo, i-analyze mo, timbang-timbangin mo, i-compare and contrast mo, tingnan mo yung trend para mas maging comprehensive at mas maging critical ka ngayon sa approach, kung mas makita mo kung ano yung mas totoo, no? Mapakita mo yung kaugnayan nila at mas makita mo kung ano yung mas katanggap-tanggap at mas ano yung reliable. So, kailangan mo rin gumawa ng working bibliography. No? Pagka nagsusulat ka pag nangangalap ka ng batis, automatic dapat gumagawa kayo ng working bibliography. Nililista nyo kaagad yan at nakakalimutan natin palagi. Yan eh. Kaya pag nakalimutan mo, pabalik-balik ka dyan. No, iba pa yung paggawa ng tala, iba pa yung paglilista ng bibliography. Kung ano yung kinamit mo, ilista mo kaagad. Okay. Sige, malapit na. 7:52 at nasa 12 tayo. Bibilisan na lang natin. Pagtapos, kailangan mong suriin yung mga batis mo. No, ito yung sinasabi natin, critical analysis sa mga sources. Must to. Hindi ka pwedeng gumamit ng basta ano lang na sources. Hindi mo pwedeng isite ng basta kung sino lang. No, kailangan mo tong lapatan ng pagsusuri. Ang main na silbi ng pag-criticize ng sources na ginagamit mo ay para ma-determine mo kung ano yung tunay at maihiwalay mo yung fake, yung fraudulent, o yung fraud, o yung fabricated, yung hindi totoo sa totoo. O yun yung main, yung main na layunin. Para makagamit ka ng source na authentic, credible, reliable talaga. No? Kahit debatihin ka ng iba, ay hindi, ito yung primary source eh. Diba? Ito yung mapapanaligang sources para dyan sa issue. So, yung primary source. At kung hindi naman primary source yan, secondary, gumamit ka ng mga author na tinuturing na
specialized o expert sa paksa na yan. No, kasi kung specialized, kung specialized sila, known sila, authoritative sila o expert sila sa paksa na yon, no, importante din yung ganong reputasyon sa mga secondary source na gagamitin ninyo. Yung ibig sabihin, meron siyang track record ng pananaliksik talaga doon. So pag iniisip mo, pagtungkol sa military bases, may isip mo dyan si Roland, si Professor Roland Simbulan, mga ganun ba? Pag iniisip mo, pagka ang paksa mo ay women workers, may isip mo si Professor Judy Tagiwalo. Pag naisip mo naman, historiography, may isip mo sina Dr. Salazar, sila Dr. Veneracion, di ba? So yung ganun ba, yung may otoridad yung author na ano na nagagamitin mo. Wag naman kayong basta nabasa nyo lang ano agad yun na. Kailangan din ng ano pag-criticize dun sa mga mahahawakan nyo, even yung secondary source. So kailangan sa ito yung kritikang panlabas, no, dalawang klase ng kritisismo, kritisismong panlabas, kritisismong panloob. No, yung sa kritisismong panlabas, yan yung magtatakda ng reliability. No, reliability, mapapanaligan mo ba yung ano na yan, hindi ba yan fake? Tapos saan galing yung source na yan? Kailangan hindi galing sa questionableng ano, no? Hindi questionable yung pinanggalingan. No, hindi sinabing, oh ano to, 16th century, o 19th century material to. Kailangan i-examine mo. Totoo bang 19th century ang ano na to, ang material na to? So, isa-subject mo siya din sa kritikang panloob. Titingnan mo ngayon yung wika. Halimbawa, yung language ba ng dokumento ay representative ng 19th century lang Pilipino o Tagalog? Yun, makikita mo yan eh. Makikita niyo yung difference. Makikita niyo, eto bang word na to nag-exist na noong 19th century o nag-exist lang to ng 20th century o 21st century na? Diba? Yan. Yung kritikang panloob naman, ito yung tinatawag natin kritika ng credibility, kapaniwalaan at katotohanan. No, tunay ba ang kahulugan, kapanipaniwala, malapit sa katotohanan? Naipapakita ang ugnayan. Tingnan nyo halimbawa yung wika. So dalawang antas yung gagawin nyo, ay didetermine nyo, reliable ba to? Hindi fake? Hindi fraud, hindi fabricated, saan ang galing? Tapos, internal criticism. Kapanipaniwala ba? Malapit sa katotohanan? Yan. Napapakita ba yung ugnayan? Yung language ba na ginagamit? Consistent yung sa period na sinasabing pinanggagalingan ng document? Tandaan nyo yung dalawang process na yon, kasi napaka-importante nun sa paggamit ng sources. So pagkatapos niyan, pupunta ka na sa pagsusulat. No, ano yung katangian ng mahusay na pagsusulat? No, una organisado yung iyong ano, organisado, ibig sabihin mula sa pag-state ng general problem, pag-state ng particular problem, tapos general na layunin, particular na layunin, na ihahatid mo ngayon yung mga impormasyon mo sa maayos na balangkas, no, yung chapters. Okay, yung kagaya ng nasabi ko kanina, etong unang tanong ko lalagay ko sa chapter 1, pangalawang tanong sasagutin ng chapter 2, yung pangatlong tanong sasagutin ng chapter 3. Ganun ba, para at sa pagsusulat may period din nakatumbas yung mga chapters nyo. Para alam mo lang na nag-work ka sa limited period, di ba? On chapter 1 ko, mula sa ganitong petsa hanggang sa ganitong petsa. Chapter 2 ko, ganun. So yan, meron kang introduction. Maganda na, ano, sasabihin mo dyan na
Siyempre, generally, introduce mo yung paksa mo, di ba? Bakit ka napunta sa paksa na yan? Anong naka-interest sa'yo? Anong nakapukaw sa'yo? Bakit yan ang gagawin mo? Tapos, i-state mo dyan ano yung gusto mong sagutin na tanong, ano yung nilalayon yan. And then, meron kang mga kabanata na nahati-hati mo batay din sa mga period na itinakda mo. At yung mga period na yan, kagaya ng sabi ko kanina, hindi arbitrary yung pinipili, kundi may mga nangyari sa mga taon na pinili nyo. May significance dyan. So, hindi lang, importante magkasama ang kronolohiya at interpretasyon. Hindi ka lang magsusulat ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ina-analyze mo. Pinapakita mo yung trend, tapos sinusuri mo, pinapakita mo yung mga, yung buong context, paano nangyari ang mga pangyayari, tapos bibigyan mo ng meaning ngayon, ano? At ng analysis at conclusion. Okay, so yung etika sa pagsusulat, di ba kanina nagsimula ako dun sa ethics, kailangang i-cite yung mga batis na ginagamit. Sa bawat fact or evidence na sinasite nyo, gumamit kayo ng citation o yung tinatawag nating attribution. Saan galing yan? Either parenthetical citation yan or footnote or endnote. Para sa mga fact na ginamit nyo, importante, ilagay nyo yung source. Saan nyo kinuha yan? Or, hindi lang yung fact, no? Kundi, alimbawa, may sinight kayong insight ng ibang manunulat, kailangan nyo ring i-cite, i-attribute nyo kaninong insight yon. Either sabihin yung nag-a-agree kayo o hindi kayo nag-a-agree, kinukontra ninyo o hindi kayo makasang-ayon sa pananaw ni ganitong historian o nagsulat, tapos lalagyan nyo ng sa site yung insight, lalagyan nyo ng source kung saan nyo kinuha yon. Yun yung citation. Mahalagang na ipapakita natin yung hangganan ng tinig natin at tinig nung akdang ginagamit natin. So, ibig sabihin lang ito, huwag tayo mag-plagiarize. So, ipakita mo yung voice mo, nasaan ka sa sinusulat mo at nasaan yung voice nung sinisipi mo. No? O, yung idea ba na to ay idea nung sinisipi mo o idea mo? Kailangan mapakita nyo yung hangganan. No, so, paano ipapakita hangganan? Eh, dilagyan mo ng citation pagkatapos mong i-cite yung idea niya. Tapos, mag-start ka ngayon sa sarili mong idea na pwede mong sabihin na I can only agree o makakasang-ayon ako sa sinasabi niya na ganito, gano'n. So, hindi lang puro idea ng iba yung nilalagay mo. No, walang masamang maglagay ng idea ng iba. Ang sinasabi ko nga sa mga estudyante ko, cite as don't be afraid to cite. The more citation, the more scholarly your paper becomes. Ano na, sabihin, ang dami mong heads na tinatawag para patibayin yung posisyon na gusto mong buuin. Pero huwag mong kalimutang ibigay din ang sarili mong posisyon. Otherwise, baka malunod o hindi mo na mapakita yung sarili mong tindig. Kailangan pakita mo din yung sarili mong tindig. Yan, gumawa ng sariling tindig, ang yun yung ibig sabihin sa isinusulat, kumain man o kumukontra. And sa pagsusulat, nakaka-inspire na meron kayong mausay na lead sentence. Sometimes, pag very inspiring yung lead sentence nyo, yung unang-unang sentence nyo sa inyong gawa, ang ganda ng flow. Kayo mismo magagaanan sa pagsusulat. Siyempre, pag ang ganda ng lead sentence, makakaengganyo kayong basahin pa yung susunod na ano nyo, pahina. Diba? Na, para sa reader nyo, makakaengganyo kayong basahin pa. So, keep it flowing. Hindi cut and dried o yung boring na pagsusulat. Mas, iwasan nyo din ang controversial na pahayag.
No, sometimes, well, medyo madalas to, no, yung controversial na pahayag na hindi naman kayang suportahan ng ebidensya. Ibig sabihin, huwag masyadong exage o yung sa kagustuhan nyo lang makatawag ng pansin ang atensyon, medyo lampas yung statement o controversial yung statement. Remember, every statement dapat kaya nyong suportahan. No? Kaya nyong ituntong sa evidence na ginagamit ninyo. Buhay na paglalahad, madaling maunawaan. O yan yung mga simple na tips na, na ano. So yung paggamit ng verb, no? At madaling maunawaan. Yung communicative, kung madali nyong kung madali maintindihan, madali nyong maihahatid yung diwa nyo, huwag nyo nang pahirapan, no? But hindi man ibig sabihin na ano, na wag halos walang creativity. Maganda pa rin yung creative, mahusay na gamit ng mga salita. Paluwakin nyo yung vocabularyo nyo, mag-dictionary work kayo kung kinakailangan para hindi nyo paulit-ulit na ginagamit ang mga salita. Sometimes, kulang lang tayo ng dictionary work. Okay. So, pagkatapos ng pagsusulat, yung mga tips naman sa sanggunian, ano, sa sources. Kung ginamit nyo sa loob ng text, yung isang source, ilista nyo kaagad sa sanggunian. 1:1 ang rule of thumb. Huwag nyong ilista sa sanggunian kung di nyo naman ginamit sa loob ng inyong teksto. Gets nyo? Okay. Well, sometimes, naaano tayo, na-overwhelm tayo, no? Nanilista natin lahat, tapos nagbabasa tayo, tapos hindi naman natin nasa site, sa loob. So, maging conscious kayo doon. Pag nilista nyo, be sure na na-site nyo kasi sa loob. At pag na-site nyo sa loob, be sure papasok siya sa sanggunian. 1:1. Tiyakin ang tama, medyo sakit din natin to, at kompletong forma ng pagsusulat. May iba-ibang form ng pagsusulat. Iba ang pagsusulat ng bibliography pag ang ito ay aklat. So, tingnan nyo yung tamang form available na sa internet. From aklat, journal article, panayam, mga digital materials, pati nga suggested bibliography kapag ka social media, di ba? Facebook, mga ganyan. May mga suggested na format dyan ng pagsusulat. And pwede kayong gumamit ng Chicago, ng MLA, ng APA. Ang importante, consistent lang kayo dapat. Kung Chicago kayo sa simula, Chicago hanggang bandang huli. Kung APA kayo sa simula, APA hanggang huli. Pag MLA kayo sa simula, ganyan din. MLA kayo mula simula hanggang bibliography. Kasi magkakaiba sila ng format. Sa history, usually Chicago yung ginagamit. Sa humanities naman, MLA. Sa psych, usually alam ko APA ang ginagamit dyan. No? Sa mga sa science, I think APA din. So, determine nyo lang. Consistency, important yon. So, pamamatnugot sa akda. Bago nyo ipasa sa iba, kung kanino man nyo ipapasa, linisin nyo yung text nyo. Kailangan nyo ng paulit-ulit na i-proofread. Lakihan nyo yung font size nyo para makita nyo kaagad. Kung nagbabasa kayo sa screen, lakihan nyo muna yung font size para makita nyo kaagad yung pagkakamali sa mga spelling, ganyan. So, kailangan nyo ng mahusay na proofreading. Kung kailangan magkaroon ng first draft, second draft, third draft, ginagawa ko yon. Nag-third draft ako bago ako mag-final draft. Kailangan pa ulit-ulit na revisions. Binabasa ko pa nga ng malakas yan eh. Kasi nakakatulong yung pagbasa ng malakas. Nakikita mo yung logical, organized, pagkakaugnay-ugnay ng one paragraph to another. Tamang punctuation marks. No? Tamang format. Kailangan yung alagaan yung margins.
determine nyo na yan ilang inch sa all sides. Kailangan nyo maglagay ng page number. Kailangan yung readability, improve nyo. Gagamit, kunwari, imbis na tuloy-tuloy yung text nyo, yung paragraph nyo, hatiin nyo isang diwa, isang talata. Tapos, pwede kayong gumamit ng mga subheads, i-bold nyo yung subheads nyo para ba mas maging reader-friendly yung teksto nyo, yung design, ano? Kompleto at tamang forma ng sanggunian. So, it's historical writing, napaka-importante ng kompleto at tamang forma ng citation at ng sanggunian. Actually, tapos na yung ating paksa, pero gusto ko lang ilagay itong historical revisionism. I'm sure familiar kayo dito. No, meron tayong tungkulin kasi talaga rito sa kasalukuyan dahil lumalaganap yung dagdag bawas sa kasaysayan, ano? Pagpapasa, pagsusulat ng mga fake, ng mga fraud, ng mga fabricated na articles, news write-up, no, at dami nagpapalaganap ngayon, sinasadyang baluktutin, no, disinformation yon, yung talagang ang purpose ay to deceive, manloko, mandaya, at disinformation yon, ano, pag yung outright na pagbaluktot, pagdaya, para maka ano talaga nagmimis para makapagdaya, makapanloko, makapagpalabo ng mga usapin. At misinformation, yung mga false rumors, mga kulang-kulang, yan. So ang disinformation ay subset ng misinformation. Git sa lahat, dapat alam natin yung bakit nangyayari. Bakit nga ba nangyayari ang historical revisionism? Ang Prof. Rinig po, mm-hmm. Possible po na nag-happen po siya because meron pong agenda ang isang specific na party. Like for example, during elections or for example, when they want to make themselves look better, they tend to try to twist kung ano po yung nangyari. Binibigyan po nila ng ibang interpretation, misinterpretation, yung mga nakasulat po, to make it look like they are the ones po na naging hero or something similar po sa term na hero dun po sa nangyari po, even if the opposite was what actually happened po. Okay, maraming salamat dyan. Tama yon. At isa na lang tatawagin ko si Micaela. And good evening po ulit, ma'am. So maybe because of own sa sarili pong advantage po nila. Kaya po nila ginagawa yun. Gaya nga po nung sinabi ni Margaret na ano, binabago nila kagaya sa election. Merong mga hindi naman totoo pero binabaliktad nila para sa advantage nila. Kasi kung paniniwalaan niya ng tao, syempre wala tayong alam. Yung iba, hindi naman alam yung talagang nangyari. Ano, mapapaniwala po sila. Kaya yun po yung importansya ng pag-aaral ng neto ng mga gantong bagay po ng kasaysayan. Kasi in this kind of webinar, natututunan ko bilang isang kabataan na hindi magmaniwala sa iba't ibang mga sinasabi. Nang walang background po. Yan lang po. Okay, maraming salamat. No? So, hindi ko na matatawag yung isang nagtaas ng kamay kasi for lack of, in the interest of time. Pero tama yung mga nabanggit ng mga kaklase nyo dito. No? Lalo na ngayong lapit na eleksyon, alam nyo yung mga nagpapapogi, di ba? Yung mga nagpapaganda ng imahe to the point of niriribusa na yung kasaysayan. No, dun sa recent na webinar sa UP, yung Day of Remembrance, ng limang araw na webinar yon na tungkol sa martial law, no, talagang tahasang nililinaw doon. Tingnan niyo yung mga pamagat, ha?
daming speakers, almost mga 5 speakers per day. Pero ito yung mga pamagat every day. Hindi siya bayani at tungkol to sa martial law at kay Mark Ferdinand Marcos, hindi siya bayani. Hindi mapayapa ang panahon ng batas militar. May nilalabag na karapatang pantao, nagnakaw sa kabanang bayan, tapos yung kronismo sa bandang huli. O limang ano, importanteng paglilinaw dahil sa limang paksa na yan, napakadaming ano, nirebisang ano, pagsasakasaysayan, no? Ang daming nire-revisang write-up ngayon. No, ang daming misinformation, ang daming disinformation. Kaya importante yung mga kagaya nyo na maalam sa kasaysayan, maalam sa paggamit ng sources, hindi basta-basta maniniwala sa mga PubMeds and meme and TikTok. Ito kasi yung mga nababasa ko ngayon, no? mas maganda daw ngayon na source ang TikTok kaysa hindi, syempre, yung ini-stress ko nga kanina, may problem talaga sa ano, sa mga sources at kailangan yung mga credible, reliable sources ang papaniwalaan natin, ang gagamitin natin, ang ire-reproduce natin kasi yun yung sanggalang natin, pangontra natin sa mga fake news, sa mga fabricated, sa mga fraud, sa mga dagdag bawas. Ngayon, ang simple lang ng ano dyan, ng kawikaan ng mga Pinoy dyan, di ba? Yung sa totoo lang. Di ba? Gawin nyo lang panuntunan yung sa totoo lang at hindi kayo mamamali. Parang ang hirap, daming requirement. Yun ba yung feeling nyo? Pero kaya nyo yan. Kayang-kaya nyo yan. Basta try to be critical sa mga binabasa ninyo, sa mga sources na ginagamit nyo. Yun yung ano dun eh. Yun yung key dun. Ayan. Tapos kung gusto nyo pang palalimin ang inyong mga kaalaman, ito yung mga ilang pwede nyong basahin. Halimbawa si Dr. Rowena Reyes Bukiren, meron siyang artikulo sa revisionismo historical. Ako, meron sa kasaysayan pasalita. Si Atoy Navarro, kalikasan kaparaanan ng kasaysayan. I'm sure alam ni Sir Bobby to, si Jaime Veneracion, kasaysayan ng kasalukuyang henerasyon, si Sir Salazar, historiografiyang Pilipino, at marami pang iba. Maraming salamat at dito natin tatapusin ang ating pagbabahaging ito.